Ito na po, i-apply na po natin yung basic function ng diode sa circuit. At meron po tayo dito relay. Meron din tayong capacitor. Tapos, yung rectifier diode. I-apply po natin dito yung basic function. At meron po tayo ditong transformer. Ang nakalagay po sa kanya, merong center tapping. 9 volts, 0, 9 volts. Tapos yung kanyang ampere ay mababa lang po, 750 milliampere. Tapos yung kanyang input ay 220 volts. Ayun. Umpisa na po natin. Dito po muna tayo sa transformer. Okay. Yun nga po, ano, ang transformer po natin, yung pinaka-sign ng transformer ay ganito. So dito papasok yung 220 volts. Tapos dito sa kabila, ito na yung common. Ayan guys, tapos isa pang, ito po ang tawag po dito ay coil, primary winding. Primary. Tapos may isa pang coil dito sa secondary. Yung primary po, ito po yung sa 220. At ang sa secondary naman po ay dito. Magkahiwalay po yan na coil. Ayan. Tapos meron po siyang center tapping, ito, dito, ito yung 0, ito naman yung 9 volts, AC, tapos dito, 9 volts, AC rin po yan. Tapos ito na po yung 0 niya, yung center tap. Pwede nyo rin pong gawing dito po ay 0, tapos dito po ay 18 volts. Wala na tayong center tap. Pag tinanggal niyo po yan, magiging 18 na po yan. 0, tapos 18. Lalagyan na lang natin ang center tap. Ito yung susundan na lang natin. Meron siyang center tap. 9 volts, 9 volts. Para malaman niyo po, i-actual test natin yung sinasabi ko na 18 volts. Para hindi po kayo malito, ano? Ito na, magagamit tayo ng tester. Magsusukat lang ako ng volts dun sa secondary. So, ano po siya, no? 0, 9 volts, 9 volts. Unahin mo natin yung center tap. Ang susukatan po natin ay 9 volts. So, pwede ako mag-set ng 10 sa AC. AC po ang susukatan natin. Hindi pa po kasi ito direct current. Ayun, unahin ko po yung sa 0. Ano? Wala pong polarity ito. Kahit na magkabaliktad po kayo, okay lang po yan. So, dito tayo sa center tap. Tapos dito sa, ito po ang susukatan ko dito at saka dito. So, sabi dito 9 volts. Check mo natin. Ayan, medyo lumagpas siya, ano. Dito ho kasi ang supply dito sa amin ay 240. Hindi kagaya sa Pinas na 220. So, ulitin ko. So, lumabas siya 10 volts. Sige, gawin na lang natin 10 volts to. Okay, 10 volts na lang. 10 volts AC, tapos dun sa kabila ay ganun din, 10 volts AC. Okay, susukatan ho ulit natin, naka-set ho ating meter sa 50, check, ayun po, 10 volts po siya, sakto, ano, ito yung 50, andito yung 10, dun sa kabila naman po, ano, check natin, 10 volts din siya. Ngayon, yung sinasabi ko na pag sinukatan natin dito at saka dun sa dulo ay kanina yung 18 volts pinalitan natin kasi na 10 na yan, so magiging 20 na siya guys. So subukan ho natin, ano, dito at saka dito sa dulo. Ayan po, 20 volts na siya pag dulo sa dulo. Ito po yung 20 volts na nasa range pa rin po tayo ng 50. Ayan yung 20, tapos dito 10. Ayun. Ito po yung center tap. Hindi na natin ginamit. Diretso na po yan. Yun po yung pagkakaiba nila. Ayun. Maglalagay lang ako ng guhit dito. Ito yung pinaka-transformer po kasi. Inductance po kasi ito. Wala, hindi po sila magkakakonek. Kumbaga induction lang yung kuryente. Paganon lang po yan. Okay, so ibang topic naman po yun. Focus lang po tayo dito sa diode, ano. Ayun na, so nakuha na natin kung bakit siya mayroong center tap at kung ano yung total volts niya pag sinukatan natin mula rito at saka doon.
Ito yung ating digital tester, no. Kung hindi pa kasi sanay magbasa rito, ito naman yung ating gagamitin. Papakita ko lang po sa inyo. Nasa AC po tayo. Iseset natin yung volts natin sa AC. Ayan. Center tap. Tapos ito. Ayan po. 10 volts. 10.12. Doon naman sa kabila. Ito. Ayan. 10.12 volts. Parehas lang po sila. Tapos yung dulo-dulo. Ito na po yung sinasabi ko na 20 volts. Ayun. So, sana malinaw. Ngayon, ang gagawin ho natin, para magkaroon po siya ng DC, dito na magpa-function yung ating diode. Ang gagamitin ko po na diode ay ito. Ang tawag po dito ay rectifier diode. May part number po ito at makikita nyo naman kung saan nakasulat. Nasa body po nakasulat yung part number. At kapag sinerge nyo po sa internet, doon nyo po malalaman kung ano yung rated na specs dito sa diode na to. Maglalagay po tayo ng diode dito tayo sa dulo. Ano? Dito po. Ganito po ang gagawin ko, diode. Maglalagay na po ako ng diode dito. Dito nyo na po malalaman kung anong function ng diode na to. Tapos dito, diretsyong line lang po yan. Ito na po yun. Ito. Tapos itong kabila ay dito. Gusto ko mababang supply lang yung aking gagamitin. Itong 10 volts lang ano. So, i-ano ko na lang to. I-floating ko na lang yan. Ayoko nang gamitin yan. Dito na lang ako gagamit. Ito yung gagawin ko ngayon. Ayan. Dito lang po muna tayo sa basic. Itong diode na to guys, ano, kakabit ko na. Dito daw siya nakakabit. So, ang forma ng diode na to, kung napanood nyo po yung nauna kong video sa about sa diode, makikita nyo po mayroon ditong puti. Ito na po yung positive ng diode. Tapos, ito na yung negative. At pinakita ko rin po doon kung paano yung flow ng kuryente. Anyway, i-ano ko po ito. Ilalagay ko na siya rito. Lalagyan ko lang ng tape. Oops. Diyan yung kanyang diode. Gagamit po tayo ng alligator clip. Ito daw po ay nakakonect dito. So, dito ko muna siya itatap. Ayan. Tapos dito. Sa kanyang terminal na yan. Tapos yung isa naman ay dito, yung 0. Ayan. Ito na po yun. Diyan siya nakakabit. Dito lang po yan. Ayun nga po, ano, gumamit tayo ng diode. Ang lalabas na po dito na supply ay DC. Ngayon, magsusukat to tayo ng supply. Naikabit na natin yung diode. At yun nga po ang sabi ko, DC na po yung lalabas dito, direct current. Okay, so ang ating tester po ay isiset natin sa DC. DC volts, kasi DC na yung ating susukatan dito. Tignan ho natin kung may polarity na siya. Ang gagawin ho natin ay forward test or positive sa positive. Pula sa pula, positive sa positive. Lalagyan ko lang ng plus ito guys, no, para hindi kayo malito. Positive. Tapos ito na yung negative. Sukat, sukat. Ito na yung line na to. Check. Tapos positive. Ayun, mayroon siyang supply. Pero kung mapapansin yung mababa po, ano, mababa yung kanyang supply. Mamaya i-explain ko po kung bakit. Tapos dito naman yung i-reverse natin. Ito po yung negative. Nilagay ko yung test prod dito na pula. Check natin doon. Ayun. Nakakuha na tayo ng DC supply or DC line dito sa after ng diode. Ibig sabihin, nag-function na yung diode natin. Ngayon, pag sinukatan ko rito sa kabila, kasi ito ho yun eh, AC. Wala ho tayong masukat dyan. Ayan guys, wala. Kahit baliktarin pa natin yan, dito, lagay ko yung negative. Tapos dito, wala ho tayong masukat. Kasi ang ating tester po ay nakaset sa DC volts. Ang sinusukatan ho natin ay hindi si DC. AC po yan, na galing dito. Yung dito sa coil na to. Pero after diode po, doon lang ho tayo makakasukat ng DC. Yun po yung function ng diode. Nangungulikta ho siya ng positive at saka negative electrons sa circuit. Okay, so ayun na po, ano,
Meron na tayong positive. Ngayon, may isa pa hong gagawin ho tayo rito. Pagbabaliktarin po natin yan para maintindihan nyo po yung positive at saka negative electrons. Babaliktarin ko lang. Tanggalin ko lang ito, guys. Ano? Gagawin kong negative na dito. Tapos yung positive ay nandito. Okay. So, baliktarin na rin ho natin dito yan. Pag ano naman siya. Yan. So, dito ngayon yung negative. Andito ngayon yung positive. Okay. Ngayon, iti-check ko natin kung nag-iba yung polarity. 100% po, mag-iiba talaga yan. Ayan. Ito na yung naging negative niya. Alam niyo kung bakit. Kasi ang diode na to ay nag-ngungulik ta lang ng positive at saka negative. Since andito yung positive natin, hindi siya makadaan yung kuryente na positive dyan. Ang mga kapasok lang ho dyan ay negative. Yung positive po ay dito pupunta. So, andito na yung ating positive sa isang side. Yun po yung sinasabi ko na ibablock na niya yung positive dyan. Kaya hindi siya makakatuloy. So, ito yung negative na natin ngayon at ito na yung positive. So, sana po ay malinaw. Kaya, ang diode po kapag binaliktad nyo, mag-iiba rin yung polarity. Ngayon, ibalik ko lang sa dati. Tanggalin ko lang to. Babalik natin sa dati para hindi ko tayo malito. Ito ngayon yung positive. At ito ngayon yung negative. Ganon din po yan, guys, no? Positive. And ang makakapasok lang po dito ay positive. Kasi nandito yung positive. Yung negative ay hindi. So, pag ganun lang siya, ikot. Andito na ngayon yung negative. Okay. Ngayon, yun nga po, no? Baliktarin ko na rin to. Tandaan nyo, yung puti na sign. Ito, ito yung positive. Ayan. So, ulit, sukat. Ito yung negative. Positive. Ayun. Ngayon may nakukuha ko tayong supply. Ano? I-check natin dito sa kanyang digital. Mababa lang yung nakuha natin. Ibaba ko lang yung ating meter. Sa 10. Ayan lang, guys. Ang nakukuha natin ay halos 5 volts lang. Check natin sa digital. Mas maganda. Set ko lang sa DC. Ayan, DC. Ito yung negative. At ito naman yung positive. Ipitin ko lang, no, para okay. Negative, positive. Ewan ko lang kung nakikita niyo po, ano. Ito na. Ayun nga, guys. 4.6 volts. Mababa. Samantalang ang nakalagay dito ay 9 volts. Ganito ho kasi yan. Yan talaga yung masusukat natin pag wala pang kapasitor. Pag nilagyan ho natin ng kapasitor yan, dito, tsaka lang natin makukuha yung supply na totoo. Positive, negative. Yan. Ito ho kasi, sa part na to, hindi pa po yan pure DC. Opo, hindi pa pure DC. Magiging pure DC lang po yan pag meron na tayong kapasitor. Okay, ito po yung ating kapasitor. Ayan. Gagamit ho ako dito ng 35 volts. 4,700 microfarad. Wag ho kayo mag-alala, magtatopic din ako ng kapasitor. Mag-focus lang po muna tayo sa function diode. Lalagyan ko lang ng dikit ito. Para may tayo natin, ano. Ang kapasitor po ay mayroong polarity. Positive at saka negative. Hindi pwedeng magkabaliktad. Turo ko na rin po, no. Ito yung negative ng kapasitor. At ito naman yung positive. Kung mapapansin nyo, ito po may puti. Ito wala.
kanya po yan, ito positive, ito negative. Ngayon ang forma po niyan, since nandito nga po yung positive, ito yung positive at ito naman yung negative, ay ganito po. So ito yung sign ng ating capacitor, ilalagay ko lang siya dyan. Ayan, hindi po pwede tayo magkabaliktad dito, kasi kung magkabaliktad, iinit po yung capacitor at katapos nun puputok na siya. Ayan, so sukatan ho natin, ano, wala pang capacitor. Eto, ang nasusukat ho natin ay 4.7 volts dun sa nabasa natin kanina sa tester. Ngayon, lalagyan natin ng capacitor. Tingnan natin kung ano yung mababasa natin dyan. At the same time, ilalagay ko na rin tong tester para makita ko natin. Okay. Ayan. At dito maglalagay tayo ng alligator clip para naman doon sa positive side. Ito. Positive. Ayan. Okay guys, naikabit ko na yung sa negative line. Ito. Negative. Tapos yung positive, ayun. Ito. Dito ko siya ilalagay. Wala pang capacitor. Ang supply natin, tap ko lang dito, ay 4.7 volts lang. Pag tinap ko po siya rito sa capacitor, ayun, tumaas. Lumagpas na siya. Tingnan ho natin, ay tataas ko lang yung range ng tester. At tsaka natin itap. Ayun. So, ang nasusukat ho natin ay almost 15 volts. So, tingnan natin sa digital. Dito ho tayo sa digital. Iting ko lang to. Dalawang tester na po ang ating gagamitin para mas malinaw. Ano? Nakasit tayo ng DC. At ito yung negative. Ito naman yung positive. Ayun, 4.38 volts. Ngayon, papadaanin natin sa capacitor. Ito na yung sa output nito. Ayan po, 4.7 yung output nito. Itatap po natin doon sa capacitor dito. Ayun. Meron po tayong 14 volts na po yan. Round off na lang. Pag walang capacitor, 4.6 volts lang. Pag may capacitor, 14 volts. So, ibig sabihin, yung output natin ay meron ho tayong 14 volts dito. 14 volts DC. Ayan. Bakit ho siya naging 14 volts? Eh, samantalang ang kanyang supply po rito is yung output ay 10 volts lang siya. Bakit naging 14? Meron pong computation dyan guys. I-multiply ho natin yung 10 volts sa 1.414. 10 volts times 1.414. Ito po ay 10 volts AC, ano? Ito po yung tinutukoy ko na i-multiply natin sa 1.414. Ngayon, tinanong natin. 10 times 1.414 equals 14.14 volts. Ayan. 14.14 volts DC. Ito na po yun. Ayan. Hindi ko lang alam kung saan nakuha ito. Ang natatandaan ko lang, ito yung itinuro sa akin ng college. Nakalimutan ko na kung saan kinuha. Pero ito po ay common sa pag-compute kapag ka tayo pa ay gumamit na ng capacitor. Bibigyan ko po kayo ng example. Halimbawa, ako po ay bibili ng transformer. Plan ko bumili ng transformer at ang aking gustong supply ay 12 volts. 12 volts DC. Ngayon, ano ba ang ating bibiling transformer? Bibili po ba tayo ng transformer na 12 volts AC? Hindi po. Bakit hindi? Ganito po kasi yan. Mumultiply natin yan sa 1.414. Pag bumili ho tayo ng transformer na ang AC output niya is 12 volts,
12 volts times 1.414. 1.414 equals, ayan guys yung lumabas na supply, halos 17 volts na. So hindi ho tayo pwedeng bumili ng 12 volts AC na transformer kapag ang kailangan natin ay 12 volts DC, kasi madadagdagan po yung supply. So ano dapat yung bibili natin para makuha natin yung 12 volts DC? Madali lang po. Ang bibiliin ko po dyan ay 9 volts AC. 9 volts AC. I-multiply ho natin yung 9 volts AC sa 1.414. 9 times 1.414 equals, ayun guys, 12.7 volts. So, pag kailangan nyo ng 12 volts DC, ang bibili nyo pong transformer ay 9 volts AC. Huwag 12 volts AC. Huwag. Kasi, yun nga po, magmumultiply po yan ng 1.414. Ibig sabihin, madadagdagan yung ating supply. So, masisira po ang ating gamit. Ito po ay natutunan ko sa college, no? So, sinishare ko lang sa inyo. Ayan, so, sana malinaw. Ito po ay tinuturo ko lang po sa inyo sa abot ng aking makakaya. Burahin ko lang ito. Ayan. So, ayun na. Meron na tayong DC supply dito sa kanyang output. At yun nga po, ano? Asan na yung aking tester? Ito. Negative. Tapos, lalagay natin dito sa positive. Ayan. Okay. Check. Ayun. Meron na tayong 14 volts. I-recap ko lang, ano? Center tap 0, negative, tapos 10 volts, may diode tayo, yung AC naging DC na dahil sa diode, tapos nakakuha tayo ng supply na 4 volts dahil sa wala pa siyang capacitor. Nung nagkaroon tayo ng capacitor, naging 14 volts. At ayun nga po, ano, para maging 14 volts yan, para malaman natin, 10 volts times 1.414 equals 14.14 volts. 14.14 volts na siya. Samantalang 10 volts lang yung nakalagay dyan na output sa AC. Nung nag-DC na siya, naging 14 volts dahil po yan dito sa capacitor. Ngayon, kung tatanungin niyo ako, dito guys, 10 volts po, ano? 10 volts, tapos 10 volts. Kung sakaling dito tayo mag-tap, alisin ko lang to. Dito tayo magta-tap ngayon sa part na to. So, ito na ngayon yung 0, at ito ay magiging 20 volts AC. Ayan. Ngayon, check ho natin sa output yung kanyang supply. Ililipat ko lang ito dito sa dulo, dito. Ito, medyo mataas-taas na supply na to kasi 20 volts. So, andito na tayo ngayon sa line na to at saka doon. So, 0, 20. Check natin kung ano yung makukuha nating supply dyan. Dito na ako sa digital. So, sa AC muna tayo. AC. Ayan. Ito po yon. Ito. Ayan. Direct po muna tayo mag-test, ano, sa AC lang po muna. At ang AC nga po niya ito. Ayan. Ito na yon. 20.18 volts. Ayan. Paglagpas dito, magiging DC na. So, palitan natin ng DC. Yung range. Ayan guys, 8.34 volts na lang siya. Bumaba, ano? Ngayon, para tumaas yan, syempre, kagaya ng sabi ko kanina, gagamit tayo ng capacitor. Pero bago ko gawin yon, compute natin. Compute po natin. So, eto po, gagamitin natin yung 1.414. 20 volts
AC times 1.414. Ayan, tingnan ho natin kung anong output niyan. 20 volts times 1.414 equals 28.28 volts ang sabi rito. Tingnan natin kung tama ba tayo. 28.28 volts DC. Okay, so gagamit na ho tayo ng capacitor at i-monitor natin yung supply. Ito na, yung positive. Ayan. Gagamit tayo ng digital tester. Tingnan natin kung tama ba yung ating computation dyan. So, ito yung positive. At ito yung negative. Naka-range po tayo. I mean, yung mode po natin is nasa DC. At sabi dito, ay 28.28 volts yung supply nito sa DC. Check! Ayan! 28.10 volts, guys. Hindi nagkakalayo. 28.10 volts. Samantalang, ang supply po niyan is 20 volts lang. Ibig sabihin, sumubra tayo ng 8 volts. Ayun. Kaya ingat po kayo pagka bumili po kayo ng transformer. Kung 12 volts yung kailangan nyo, ang bilhin nyo po ay 9 volts. At lagi nyo pong computing dito sa 1.414. Huwag nyo pong kakalimutan yan, guys. May nakalimutan ako, guys, yung relay. Actually, in-add ko lang tong relay para sa function ng diode. Ang relay po, para sa inyong kaalaman, magpa-function lang po ito kapag ka-DC yung ating supply. Pag AC po, wala. Subukan ho natin. Tanggalin ko to. Ito yung line ng ating transformer output. 0 at saka 20 volts. Lalagay ko siya rito. At ang rated volts po nito ay 30. So, okay lang siya. Tanggalin ko to. Ito po yun, yung line na to, yung tinanggal ko. Ito. Tapos yung dito naman ay dito. Hindi po magpa-function yung relay natin. Ay, sorry. Hindi nakasaksak. Ano ba yan? Ayan guys, nakasaksak na. Ulitin ko. Check natin dito. Ayan o. Ganyan lang siya. Parang nagbabibrate lang. Ayan. Ibig sabihin yung switch nito, on off. Ganyan lang siya, hindi steady. Ngayon, lalagyan ho natin ng DC yan. Lagay ko lang dito. Tapos, yung positive ay nandito. Ayan. Ayan po, wala pang ano yung capacitor. Nasa diode pa lang ho tayo. DC naman siya. Kaso, medyo mataas-taas yung supply nito, 30 volts. Tingnan natin kung kaya niya pagunahin. So, ayaw. Ngayon, gamitan natin ng capacitor. Kailangan may capacitor talaga. Wait lang guys, kuhala ko ng alligator clip. Ito yung negative. At andito yung negative line. Tapos, maglagay lang ako dito sa positive. Ayan. Tapos, syempre, positive. Ayan. Tinanong natin. Yun. Yan na. Hindi na siya, ano, yung parang grrrr. Ngayon, maintain na siya. Ayan. Ibig sabihin, nagsaswitch na yung relay niyan. Pag walang, ano, pag walang capacitor, check ulit natin. Walang capacitor. Ayun. So, importante rin may capacitor talaga. Ouch! Kulat. Sorry guys ah. Ganun talaga. Kailangan matibay ang puso nyo dito sa electronics. Nagdikit po, nag-spark. Hindi ho talaga natin maiwasang magulat. Kasi ito po, ay may storage yung capacitor na to. Nag-charge po yun. At depende po sa capacitance. Ito ay medyo mataas-taas. 4,700 microfarad. Kaya, pagka in-spark natin yan,
malakas yung kuryente. Yan. Yun. Malakas siya, reading ko. Pero wag ho kayong matatakot. Normal lang po yan. Wag lang yung 220 volts or 300, 400. Ulitin natin charge. Yan. Hindi gaano. Check ulit natin. Yan. Ito na po yan. Discharge. Yan na. Masira na siguro. I-direct ko na lang. Ito yung negative. Ito yung positive. Ayan. Tingnan natin. May charge. So wala na. Nasira na siguro yung wire. Yung ating wire. Check. So wala na. Dito. Wala. Dito. Wala. So natuluyan. Double check natin yung supply. AC. Dito. Meron. Meron siya. So troubleshooting po ito, guys, no. Meron siya doon, pero dito wala. Again, again, again. Additional ano po ito, tips. Ayan. Tapos dito. Oh, meron. Meron tayong 20 volts. So sitin natin yung DC. 8 volts. Meron naman. Bakit pagdating dito sa capacitor ay wala? Wait lang, guys. I-charge natin ulit. Negative, tapos positive DC. Oh, meron. Wala nga. Dito tayo ulit. 8. So, meron siya. Pero bakit pagdating dito, wala na. Nasira na siguro yung capacitor. Check natin yung capacitor. Gamit itong analog. Analog tester. Troubleshooting na ito, guys. Set ko lang yung aking meter sa 10. Meron naman. Meron. Tapos, lalagay ko siya rito. Ayun, baka mali yung kable natin. Tabi ko lang to. Ito yata yung guys eh. Mali yung kable. Ito kasi napahalo rito. Teka. Ito. Baka ito yung dinadampot ko. Anyway, check ulit natin. So, nasa niya ang analog tester. 50. Yan, walgaliin niyo pong double check talaga. Ayun! Okay na siya. Minsan nangyayari talaga ganyan. Kaya hindi may iwasan. Kailangan nyo lang alamin yung pinaka root cause. Ngayon, check, i-discharge na natin. Tingnan natin meron. Ayun, nalipas. Oh, grabe. So, ayun guys. Sana may natutunan kayo sa video ito. At kung ito po ay inyong nagustuhan, huwag niyo kalimutang i-like, share, at subscribe. At kung may katanungan po kayo, huwag ko kayong mahihang mag-comment. Comment nyo lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.